Magandang araw mga bata, ako nga pala si Sir Chris, ang inyong magiging guro ngayong araw. Tara, samahan niyo akong linangin natin ang inyong mga pisikal na kakayahan sa edukasyong pangkatawan. Handa na ba ang lahat? Teacher ako, concerned ako sa'yo, teacher ako, kulang mo rin ako, teacher ako, nagmamahal sa mga estudyante ko. PE 3, Quarter 1, Weeks 5 to 8. Pagsasagawa ng mga pisikal na aktibidad. MELC demonstrates movement skills in response to sounds and music. Engages in fun and enjoyable physical activities. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maisagawa ang physical na aktibidad sa masaya at nakakaaliw na pamamaraan. Ang pag-awit habang kumikilos ang katawan ay isang kasiyasiyang gawain. Makatutulong ito upang ikaw ay makapag-relax at sumaya. Gawin ito araw-araw upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Nakikita niyo ba ang nasa larawan mga bata? Kilala niyo ba sila? Tama! Sila ang grupong BTS at K-pop. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukan natin. Una, tumayo na ng high stride. Pangalawa, ibalaktot ang katawan pakanan habang ang kanyang braso ay nasa itaas ng ulo. Magbilang ng 6 hanggang 8. Ready? Alam mo ba ang awit na tong-tong-tong pakitong-kitong? Magaling! Pag-aralan natin ang mga titig ng awit. Gawan mo ito ng kilos. Tara, ipaparinig ko sa inyo ang awitin at ipapakita ang halimbawa ng output ng tong-tong-tong pakitong-kito. Thank you.
Magaling mga bata! Nasabayan niyo ba ang ating mga kilos? Magaling! Anong bahagi ng katawan ang inyong ginamit sa pagsasagawa ng kilos ng awit? Tama! Lagyan ng puntos ang sinagawang gawain. Gamitin ang rubric sa ibaba. Ang rubric na ito ay makikita rin sa inyong module. Criteria: una, pagkakagawa ng mga kilos. Lagyan ng 4 hanggang 5 puntos kung napakahusay ang pagkakagawa ng kilos. 2 hanggang 3 puntos kapag katamtaman ang galing ng pagkakagawa ng kilos. At wala hanggang 1 puntos kung kaunti o hindi nagawa ang kilos. Ilagay ito sa dulong kanan. Pangalawa, akma ang kilos sa awit. Lagyan ito ng 4 hanggang 5 puntos kapag napakahusay. Ahusay naman kapag 2 hanggang 3 puntos ang iyong ilalagay. At wala hanggang 1 puntos kapag hindi ito nagawa. Ilagay ang puntos sa dulong kanan. Sa pamamagitan ng katumbas na puntos, i-total ito at makikita kung kayo ay pumasa o hindi. Tandaan, 10 puntos kapag kayo ay napakahusay. At handa ka na sa kasunod na gawain. 8 hanggang 9 na puntos, mahusay ka. Handa ka na sa susunod na gawain. 5 hanggang 7 puntos, katamtaman ang iyong galing. Maaari ka pang mag-ensayo upang mas maging mainam ang iyong kilos. 8 hanggang 4 na puntos, ang total ng iyong score. Ibig sabihin, nangangailangan ka pa ng iba yung pag-iensayo upang magawa mo ng tama ang kilos. Muling isagawa ang gawain hanggang sa makakuha ng 7 hanggang 10 puntos bago pumunta sa kasunod na gawain. Tara, subukan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Gawin ang ring the dish rug. Alam nyo ba ito mga bata? I-video ang sarili para sa performance task para sa week 5. Ipapakita ko kung paano ang gagawin. Una, kumuha ng kapareha. Pangalawa, kumarap sa kapareha na magkahawak kamay. Pangatlo, itaas ang isang kamay na magkahawak at ang isa ay nasa baba. Pang-apat, umikot sa ilalim ng nakataas ang mga kamay hanggang ang magkapareha ay magkatalikuran. Kaya nyo ba itong gawin mga bata? Tara, subukan natin! Magaling mga bata! Sa pagpasa ng iyong output, anong bahagi ng katawan ng iyong ginamit sa pagsasagawa ng kilos ng awit? Lagyan ng puntos ang isinagawang gawain. Gamitin ang rubric sa ibaba. Makikita ito sa inyong mga module. Sa pagpasa ng inyong output, puntosan lamang sa dulong kanan at itotal ito. Criteria: una, pagkakagawa ng mga kilos. Lagyan ng 4 hanggang 5 puntos kung ikaw ay napakahusay mong nagawa ang kilos. 2 hanggang 3 puntos naman kung katamtaman ang galing ng pagkakagawa ng kilos. 8 o 1 puntos kung kaunti o hindi nagawa ang kilos. Pangalawang kriteriya, nagawa ng o nasa oras. Lagyan ng 4 hanggang 5 puntos kung nagawa ang kilos sa loob ng 10 segundo. 2 hanggang 3 puntos naman kung nagawa ang kilos sa loob ng 1 minuto. 8 puntos kapag hindi nagawa ang kilos at ilagay ito sa dulong kanan. I-total ito sa ibaba. Gamitin ang katumbas na puntos.
Kung pumuntos, napakahusay mo. Handa ka na sa kasunod na gawain. 8 hanggang 9 na puntos, mahusay ka. Handa ka na sa kasunod na gawain. 5 hanggang 7 puntos, katamtaman ang iyong galing. Aari ka pang mag-ensayo upang mas maging mainam ang iyong kilos. 8 hanggang 4 na puntos, nangangailangan ka pa ng iba yung pag-iensayo upang magawa mo ng gusto ang kilos. Huling isagawa ang gawain hanggang sa makakuha ng 7 hanggang 10 puntos bago pumunta sa kasunod na gawain. Kung 7 hanggang 10 puntos ang iyong total score, isama ito sa ipapasa. Kung 7 hanggang 10 puntos ang iyong score, ipasa ang rubric kasama ng iyong video sa iyong guro. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Maging malikain. Gumawa ng ehersisyo gamit ang iba't ibang kilos o galaw. Sa loob ng 2 minuto, sanayin ang ehersisyo na may kasamang kilos ng mga braso. Gawin ang kilos habang inaawit ang bahay kubo. Kaya nyo ba itong gawin, mga bata? Tara, subukan natin! Halina't sabayan nyo ako, sumayaw at kumanta ng bahay kubo. Pagkatapos natin gawin ang kilos habang inaawit ang bahay kubo, subukan nating lagyan ng puntos. Una, pagkakagawa ng mga kilos. Lagyan ito ng 4 hanggang 5 puntos kung napakahusay ang iyong pagkakagawa. 2 hanggang 3 puntos naman kung katamtaman ang galing ng pagkakagawa mo. 8 o 1 puntos kapag kaunti o hindi nagawa ang kilos at ilagay ito sa dulong kanan. Pangalawang kriteriya, magpapakita ng pagkamalikain sa pamamagitan ng pagbuo ng orihinal na mga kilos pang-ensayo. Lagyan ito ng 4 hanggang 5 puntos kung sariling likha ang mga kilos sa ehersisyo. 2 hanggang 3 puntos naman kung nagpapakita ng orihinal na hinaluan ng mga kinopya na kilos pang-ehersisyo. 8 hanggang 1 puntos kung hindi nagawa ang kilos. Ilagay ito sa dulong kanan ng iyong rubrics at itotal sa ibaba. Sa pagtotal, kailangang maabot mo ang 7 hanggang 10 puntos bago pumunta sa kasunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Awitin ang umupo, tumayo sa tono ng Rocking the Boat na may kasamang kilos.
I-video ang sarili at ipasa ito sa iyong guro para sa performance task sa week 6. Alam niyo ba ito, mga bata? Tara, subukan nga natin. Ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng performance task. Tumupo, tumayo, gumagalaw ang bangka. 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 Lagyan ng puntos ang isinagawang gawain. Gamitin ang rubric sa ibaba. Makikita ito sa inyong mga module. Kasama ito sa ipapasa sa inyong output. Una, pagkakagawa ng mga kilos. Lagyan ng 4-5 puntos kung napakahusay ang pagkakagawa ng kilos. 2-3 puntos kung katamtaman ang galing. 8-1 puntos kung kaunti o hindi nagawa ang kilos. Ilagay ito sa dulong kanan. 2 kriteriya, nagawa ng nasa oras. Lagyan ng 4-5 puntos kung nagawa ang kilos sa loob ng 1 minuto. 2-3 puntos naman kung nagawa ang kilos sa loob ng 2 minuto. 8-1 puntos kung hindi nagawa ang kilos. Ilagay ito sa dulong kanan. Total ang score at tingnan. Kung ikaw ba ay pumasa, sundan lamang ang katumbas na puntos. Kung 7-10 puntos ang iyong nakuha, maaari ka nang dumiretso sa kasunod na gawain. Handa na ba sa susunod na gawain, mga bata? Tara, tingnan natin. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng kilos ang awit. I-video ang sarili at ipasa ito sa iyong guro para sa iyong performance task sa week 7. Look at me. Alam niyo ba ito, mga bata? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang halimbawa ng performance task at tono ng nasabing awitin. Magaling, mga bata! Ngayon, bago ipasa ang inyong output, lagyan ng puntos ang isinagawang gawain. Gamitin ang rubric sa ibaba. Makikita ito sa inyong mga module. Criteria. Una, pagkakagawa ng mga kilos. Lagyan ng 4-5 puntos kung napakahusay.
dalawa hanggang tatlong puntos naman kung katamtaman ang galing. Wala hanggang isang puntos kung kaunti o hindi nagawa ang kilos. Ilagay ang iyong score sa dulong kanan. Pangalawang kriteriya, nagawa ng nasa oras. Lagyan ito ng 4 hanggang 5 puntos kung nagawa ang kilos sa loob ng isang minuto. 2 hanggang 3 puntos kung nagawa ang kilos sa loob ng 2 minuto. Wala o 1 puntos kung hindi nagawa ang kilos. Ilagay ang score sa dulong kanan ng rubric. Itotal ito at tingnan sa ating katumbas na puntos. Kung nakakuha ka ng 7 hanggang 10 puntos, maaari ka nang pumunta sa kasunod na gawain. Magaling mga bata! Tara, subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Pawit at sumayaw habang iginagalaw ang iyong katawan. Gumamit ng iyong nais na tugto. I-video ang inyong output para sa inyong performance task para sa week 8. Kaya nyo ba itong gawin mga bata? Magaling! Alam kong marami sa inyo ang mahilig mag-TikTok. Kaya subukan ninyong i-TikTok ang sarili habang umaawit at sumasayaw. Ipasa ito sa iyong guro kasama ang rubrics. Criteria: husay sa pagsayaw at pag-awit. Lagyan ng 4 hanggang 5 puntos kung napakahusay ng pagsasayaw at pag-awit. Lagyan naman ng 2 hanggang 3 puntos kung katamtaman ang galing sa pagsayaw at pag-awit. Wala o 1 puntos kapag kaunti o hindi nagawa ang gawain. Ilagay ang score sa dulong kanan. Pangalawang kriteriya, creativity. Lagyan ng 4 hanggang 5 puntos. Sariling likha ang sayaw at kanta? Lagyan naman ng 2 hanggang 3 puntos kung tulad ng sayaw at kanta ang naririnig ng musika. Lagyan ng 1 puntos kapag hindi nagawa ang gawain. Itotal ang score at tingnan sa ating katumbas na puntos. Kung nakakuha ka ng 7 hanggang 10 puntos, napakahusay mo! Binabati kita! Ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito ay pagsasagawa ng mga pisikal na aktibidad. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Marami ba kayong natutuhan mga bata? Magaling! Muli, ako ang inyong Sir Chris nagsasabing mahirap magpaalam sa mga batang napamahal na sa iyo. Pero mas mahirap magpaalam pagalit ang nanay mo. Maraming salamat! Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like, subscribe, get notified para updated kayo sa ating mga bagong aralin.